Ayan, simulan na natin ang recording. Okay, start tayo kay Tita Fe. Tita Fe, good evening. Nakamute po kayo, Tita Fe. Good evening po, Pastor. Good evening rin sa inyong lahat. Good evening. Ang testimony ko is about the church. Mm-hmm. Really thank the Lord that we have reached this point, you know, when we see obviously God's favor on us, God's favor on the church. And I praise the Lord for that because with the signs of the times, you know, malapit nang babalik si Lord Jesus. And so we cannot be slow or be passive sa things that we need to accomplish for the Lord. Mm-hmm. So I praise the Lord. I thank Him because He has manifested His love and His protection. And He has encouraged all of us. You know, He gave wisdom to the leaders, especially to our pastor. And everybody is mabait. Praise the Lord. So God is happy. Mabait ka pagtulog. Ha? Mabait ka pagtulog. Mabait lahat po, Pastor. Mm-hmm. Walang antibiotic. Ayan. Any prayer request, Tita? May prayer request kayo. Ang prayer request ko po, Pastor, is salvation for everyone na hindi masyadong walking close with God. Mga nephews, nieces, cousins, and the grandkids, you know, and friends, and everybody, salvation. I request ko that God will grant that they will obey the Lord through the convicting power of the Holy Spirit. Mm-hmm. Then they will realize their dire need of a Savior before Jesus comes. Mm-hmm. Ayan. Thank you, Tita Fe. All right. So, sino pa yung kahapon? James, ikaw. Prayer request, praise report. Praise report. Yun, nagpapasalamat ako kasi yung ticket ng dalawang anak ko nabayaran ko na sa immigration wow. Nila. Wow! Tapos wow. Bayad na. Ang ano ko na lang, prayer request ko na lang, sana yung may sama ng loob sa akin, mapatawag na niya ako. Ah, okay. Kasi may sama ng loob sa akin. Pero kaya yun? Tapos na. Uh-huh. Hindi ko na wanyayaan. Ayun na po. Okay. Okay. Ayan. So, ay humingi ka kasi ng tawad para patawarin ka. Sabi na ako, Pastor, hindi pa lang siya handa. Ah, okay. Hindi pa lang tagalan. Pa sana pagka ano, handa na siya. Yeah. Para hindi magtagal. Hintay-hintay lang. At ayusin ni Lord yan. Okay. Sino pa? Tita Gerdy, ikaw. Any prayer request or praise support? Absent ako. Nanood ako sa YouTube kagabi. Aha. Kasi na nakita ko, nag-ano pala sila, nag-zoom. Akala ko kanya-kanyang ano like before. Mm. Then napinunod ko na lang sa YouTube. So, from the report ko, sigla na ulit ng church natin, masaya-masaya. Tapos ang pinaka joy is yung kids ministry. kasi product din ako ng Sunday school. Ako din ako at knowing the Lord. So, kaya gusto ko yung mga bata may magtuturo talaga sa kanila. So, yun lang po. Yes, amen. Saka maganda yung lineup ng kanilang for this month. Ganda yung teaching nila about respect. Oh, so, lalo. Yeah. Ng mga ganun. Kumbaga, sa nung tayo nag-aaral pa ay GMRC sa atin. GMRC. Good manners and right conduct. Oh. Yeah. And speak.
pagka naman kanila. Amen. Speaking of ano ah, kids room, bibigyan na tayo ng susi sa Sabado. Wow! Salamat. Praise the Lord. Ayan. So, anything else? At saka ano, yun nga, in-explain ko kahapon, makikilala niyo na si Malaya Lafilnaz. No, tumabas na yung kanyang birth certificate. At nakakatuwa eh, para siyang baby talaga, pinanganak, diniliver dito sa bahay. Tapos may birth certificate siya, tapos nakakita kami sa Facebook ng mga damit niya. Di ba? Magkano, ang dami, magkano lang binili? $10 lang namin binili. Ang dami niyang damit, kaya yung mga bata matutuwa silang palitan ng damit araw-araw. No. So ang gagawin ng mga bata doon, babasahin nila ng Biblia, kasama nila, magba-vlogging sila, tapos mag picture-picture, tapos papakita natin sa congregation kung nasaan sila at ano nangyayari kay Malaya. Kasi yun ay parang gagawing nating mascot na pagpapraktisan ng mga bata about discipleship. Kasi patungo tayo ngayon kasi okay na yung church natin, na-re-establish na natin. So panahon na magturo ng discipleship, di ba? Para yun ang ating gawin. Amen. Kasi yan yung ano natin eh, yung kita nyo yung battle cry ng Church of the Nazarene, di ba? To make disciples of all nations. Yan. Kaya magsi-series tayo simula Linggo. No, ang series natin ay The Power of One. No? The Power of One, tapos Making Disciples of All Nations. Why discipleship is important. So, yun ang pag-uusapan natin. At hindi pa huli mga bata kasi tuturuan sila ni Malaya ng discipleship. Okay? Oh, sino pa? Prayer request or praise report? Sino gusto sumunod? If you only list your vacation home on Airbnb, you might attract someone looking for... Ano yun? ikaw, Kiko, meron kang ano, prayer request or meron ka bang praise report? Yung nanay ko po. Okay, ano, anong request mo sa nanay mo? Good health sana, good health din. Okay, good health para sa mother ni Kiko. Ayan. Ayan. Thank you, Kiko. Okay. Game na ba kayo? Okay, bago natin na puntahan yung devotion, no, eh, may tanong muna ako sa inyo. Ano ka ba? Magagalitin ka ba? Madali ka bang magalit? O ikaw yung tipong tao na mahaba ang pasensya? Ayan. Paano mo i-describe yung sarili mo? Madali ka bang magalit o tipong mahaba ang iyong pasensya? Halimbawa, sa driving, mahaba ang pasensya mo ba o madali kang magalit? O halimbawa, sa pangapila, sa DMV o kaya sa Walmart, ayan, madali ka bang mainip, mairita o mahaba ang pasensya mo? Paano mo i-describe yung sarili mo? Ayan. Sinong gusto magsimula? Ayan. Pag walang nag-ano, tuturo ako. Paikutin natin ng bolang kristal. Ayan. Tanungin natin yung mga ano, taga Glendale. Volunteer. Ayan. Ayan, sakto. Sakto. Nag-volunteer yung mga taga Glendale. Okay. Pasok, Glendale! Ano yung tanong? Magagalitin ka. Ako po, magagalitin po ako. Magagalitin, oo. Alaman po ng lahat. Mababa po ang temper ko po. Aha. Mm. So, anong ginagawa mo para, kumbaga, maiwasan mong mag-init ang ulo? Parang ganun. Actually, ano pang ginagawa ko? Hindi lang po ako nagsasalita. Tapos kasi... Noon, ngayon lang din po ako medyo nagbag po na
pagka nagagalit po ako, nagpipray po ako sa isip ko. Dati hindi naman ako ganon. Mm-hmm. Tapos, pag ginagawa ko, kumakain po ganon. Magandang, ano yan ah? Kaya po, yun. Ang pinakamahirap po talaga itong pandemic kasi lahat kami nasa bahay, lagi po akong galit. Oo, oo. Totoo yan, yeah. Totoo yan. Oo po. Mm-hmm. Ayun po. Eh, tumaas nga daw ang ano eh, ang alam mo yun, mga naghihiwalay, domestic violence dahil daw sa pandemic. Ay, hindi naman po kami umaabot sa ganun. Hindi ko sinasabi ganun. Ay, hindi ba? Sa ano yun, sa statistics lang. Statistics lang. No? Hanggang, I'm sure hindi kayo. Hanggang pero, ano lang po, hanggang salita lang. Pero kahit paninigaw, hindi ko po ano. Yun po yung mga natutunan ko naman po sa church, yung mga ganun. Na hanggang galit lang po ako. Wala pong mga pananakit din yun. Kahit po wala ako dito pag kininterview niyo siya. Mm. Hindi lang din po yung sasabihin niya. Ikaw yung sinasaktan ni Rage. Joke lang. Inabuhat ko po ito. How about the others? Ano ba kayo? Ano masasabi niyo? Mainitin ba ang ulo niyo? Or alam mo yun, sobrang haba ng pasensya mo. Parang gano'n. Kasi ako, pag ako, siguro parehas kami ni Jairus, naka-identify ako sa kanya. Maikli ang pasensya ko eh. Kasi, una, yun yung kultura namin sa bahay. Maikli ang pasensya. So, na-adapt ko yun. Pangalawa, pagdating sa trabaho, kailangan result-oriented. No? So, para mapasunod mo yung tao mo, it's either sisigaw ka o mumurahin mo silang lahat para sumunod. No? Kasi, ano eh, meron kayong resulta na kailangan na ipalabas, no? Parang ganun. So, yun yung orientation ko. So, yun yung itinuro sa akin ng corporate world na para mapasunod mo yung tao, murahin mo at saka sigawan mo. No? At saka medyo may size factor pa ako, nakakatakot ako. Maniwala kayo, pag naamoy ng, yan ba, yung mga empleyado, naamoy nila yung pabango ko, matatakot na eh. So, ganun nag-instill ng fear, no? So, and then eventually, yun nga, na-realize ko rin na kumbaga, this is not how Jesus operates. So, yun nga, pag-isapan natin ano, kung bakit ano, paano nag-ooperate si Jesus? At saka magandang tanong, nagalit ba si Jesus? Di ba? So anong sinasabi ng Biblia patungkol sa galit? Pero kung tatanungin ako, dun ba ako sa side na pasensyoso? O dun ako sa side na madaling magalit? Ay ako siguro, dun ako sa side na madaling magalit. No? Yun talaga ako. Kung nagiging pasensyoso ako ngayon, dahil na lang, parehas kami ni Jairus, dun sa natutunan namin sa Biblia, sa church, or sa preaching, or alam niyo, na nag-work na yung Holy Spirit. Pero kung ako lang, eh sigurado, magagalitin ako eh. Kumbaga, madaling mag-init ang ulo ko. Parang gano'n. Alam yan ng anak ko, alam yan ni Minnie, di ba? So, mas pupunta ako dun sa side na yon, parang ganun. Just being truthful, parang ganun. How about the others, kayo? Kayo ba ay pasyensoso or mainitin ang ulo? Yeah. Tita Girlie, go ahead. Madali din akong magalit. Pero later on, hindi na. Kasi, syempre, yung ako yung taong palaging yung nagsi-self-evaluate. Let's say, kunyari may nagsabi sa akin ng negative. Tapos, i-evaluate ko kaagad ang sarili ko. Bakit niya nasabi yon? Ganito na ako, masama ba talaga? Kunyari, masama. Kunyari, sa tao na, kaya sama-sama na ugali niya. So, isipin ko, bakit niya nasabi na masama ang ugali ko? Self-evaluate ko kagad ang sarili ko na tama nga naman, mas parang kumbaga kasalanan ko, bakit niya nasabi yon. So ganoon ako. So then later on ay parang natuto akong mag yung control ng galit. Tapos then I read also books na yung pag madali kang magalit, yung risk mo for yung stroke or heart attack sobrang taas. So then, yeah. Nasa ko yung mga risk
Tapos sabi ko, di ba may mga question, tapos pagdating sa result, ah, naku, malapit na ako dun sa high risk ng heart attack or stroke. So, so I tried to change myself na hindi dapat yung, kumbaga, kailangan ng pasensya, ganon. And then, I went to, like, nag-volunteer din ako sa pre-K. Dalawang beses sa class. Yung pre-K siya, tapos sa pre-K din si Gianna. So, natuto akong mag, ano, pasensya. Na, oh, ganito pa. Yung mga bagay na, yun nga, katulad na sabi mo, sa bahay ninyo noon, ganun ang practice niyo. Ganun din sa amin yung okay lang yung magsigawan, maganon nung sa Pilipinas, 'di ba? But not sa amin ni Red. Ibig sabihin nung kinalakihan ko. Pero kaya dala-dala rin natin kung ano man yung mga nakagisna natin, 'di ba? But then later on, I really asked God, sabi ko sa kanya, Lord, anak mo ako, kailangan yung makita sa akin yung pagiging anak, pagiging ay parang identity ko as a Christian, as a child of God, na makita sa akin. So hinihingi ko talaga, Lord, change my heart, change my yung the way I talk. So unti-unti na bago yung talas ng dila ko, na purol na. Kasi dati pagka ano, very sharp din ako magsalita, yung matatamaan ka ganun. Yung hindi kagad-agad mag-react, yung ganun ba? So, pero siguro dala na rin ng pagiging mature dahil, you know, nag-advance na yung age natin. So, nagbago na rin. So, naging pasensyosa na ako. So, yan. Yeah, may factor din talaga ang age, no? Na kasi siguro nung bata-bata ka, tapos, alam mo yun, na-adapt mo pa sa family mo. No? Kasi sa amin, sa pamilya namin, bago magsimula ng sentence, may mura. Sa gitna ng sentence, may mura. Sa dulo ng sentence, may mura ulit. So, kahit na tinatanong ka lang kung kumain ka na ba? Parang, alam niyo, parang pinagagalitan ka. So, kumbaga, ganun yung culture, ano? Parang, so, ay sa bagay, hindi naman tayo iba-iba naman tayo ng pamilyang pinanggalingan. So, maaaring iba sa inyo, galing sa pamilya na mahinahon naman, di ba? At hindi nagsisigawan. So how about the others? Ano ba? Nasa side ka ba nung madali kang magalit o mahaba ang pasensya? Alam mo, saan ka doon? Yan. Punta tayo sa ano? Mula sa Glendale, pumunta tayo ng LA. Punta tayo ng doon sa mas malayo-layo, El Monte. El Monte, pasok! Sa family po namin, ano, mahinahon. Pag makikilala niya yung pamilya ko, oo nga. Walang naninigaw sa amin. Ang family namin, tumari, kapag kagalit, nananahimik lang. Kaso, kaso ako yung naiiba. So, ayun, dati po, I mean, hindi naman sa mabilis akong magalit, pero pag nagalit ako, kahit anong madampot ko, ibabato ko. Parang ganun. So, ayun. Hanggang sa... buti na lang nga po, nakilala ko si Lord. O kaya yung nananakita ko, parang ganun, like, nambabato ko ako, mga ganun pag nagagalit ako. So, ayun. Pero, buti na lang, nung naging Christian ako, medyo, ano na yun, nag-die down na yun. So, ayun. Yung pasensya ko naman, hindi naman siya ganun kaano. So, medyo mahaba naman po. So, it takes me a while bago ko magalit. So, ayun. Si Conrad ba? Conrad, ikaw. Ikaw, Cons. Madali ka bang magalit o pasensyoso? Saan ka ba inside? Pasensyoso ka ba o madali kang magalit? Warfake po kasi ako eh. Hindi ko alam sa parang puro sa simbahan natin lahat, mainitin ang ulo. Oo. Lalo na nung nakilala ko yan, nung bago kong kilala yan si Conrad. Oo. Interesado ako kay Pastor Bong. Tanungin, baka maiba to eh. From El Monte, pasok, LA, Pastor Bong. Nako, magandang gabi sa inyo. Ala. Good evening.
sa akin, Pastor, eh, medyo mahaba ang PC. Siguro, ganun kami na-train nung bata pa lang. Kaya lang nagre-reklamo yung miss ko ngayon. Kinukurot ako. Hindi na niniwala. Kahit na sa trabaho, kwan lang ba? Pag kami nagkakamali, may second chance. Kaya lang minsan, na-open ako pagka yung amo ko na magbumura na, tapos false accusation. Minsan sabi niya, you're wasting my money, tapos magbumura. Ako, parang very unprofessional. Pero, overall, Pastor, kwan lang, parang kulang. Cool. Inahayaan ko lang magpasta. Sa ako i-evaluate. Halimbawa, may galit sa akin, sumisigaw sa akin, inahayaan ko lang. Pero pagka napuno na ako, minsan, nasasabayan ko pagka ganun. Pero bihira mangyari yun. Most of the time, inahayaan ko lang mag-conva. Mm-hmm. Eh si Tita Terry? Ato, ato, ato. Naku, Pastor, kapareho mo. Hindi, pero ako, Pastor, ma-attest ko nga nung magkakasama kami dati sa nawasa nila Bong, parating, nung hindi ko pa siya kilala, parating binavouch ng mga office mates niya na lahat daw nag-aaway na nagsisigawan. Si Bong hindi talaga nagagalit. Siya lang mag-isa yung hindi nagsasalita. Ganun ba yun? Oo, no, ganun yung mga sinasabi nila eh. So, mga secretary and saka yung ibang kasama sa work. Ako naman, Pastor, ganun din yung sabi namin. Parang parating mataas ang ano. Mataas ang boses sa pamilya. Parang doon din ako lumaki. Although, na-realize ko na hindi nga maganda dahil sabi ko ba't hindi pwede mag-usap ng maayos. So, ang kung ano may experience before, unti-unti ko lang din na binabago. Ano mo yun? With the help of God, of course, kasi hindi ko rin kaya. Yung parang parating mainit ang ulo. Ganun. Ayan. Thank you, Tita Terry. At dalawa lang yan eh. Dragon ka ba? Or tigre ka ba? Or ano? Kalapati. Di ba? parang puro tigre tayo. Si brother, si Pastor Bong lang naiiba. Oh, from LA, punta tayong Valencia. Ayan. Ikaw, Tita Kled. I would say I'm pretty patient with everything else except for my family. I tend to choose the longer lines in the supermarkets, and I like to wait. But when it comes to my family, I'm not patient. I'll just leave it there. Okay, thank you. From Valencia, at least dalawa na tayong pasyensoso. From Valencia, punta tayo ng LA ulit. Pastor Bert? Ito, pasyensoso rin tayo. Nakamute kayo, Pastor. Ayan. Okay na. Okay. Praise God. Siguro, ano, ganun din. During my early years as a Christian, sometimes nagbe-burst din na kapag merong ano talagang kapag siguro yung ego natin meron pa, kaya minsan nagagalit. Pero as I grow and mature in Christianity, nababawasan na yan. Madalang na lang, pero natetest ka pa rin. Halimbawa na lang yung impatience sa driving mostly, ano. Mm. Kapag nasa side street ka, mas maganda sa freeway eh. Kapag sa freeway, nananalangin na lang siguro si Sister LB, mabilis kasi. Pero kapag side street, medyo nakakapagsalita siya kapag iba yung ano ko eh, yung ano bang tawag dyan, yung GPS ko eh. Nagsasalita yung GPS kapag taas merong halong ano eh. Halong, oh. Well, sa mga anak ko, tinuturuan kong be patient in driving. Pero minsan kapag ano, bumabalik sa akin kapag nasa side street kami ni Sister LB. Mas mainam siguro sa freeway. Lalo na sa LA.
Medyo masikip sa LA eh. Yeah. Well, I believe na everyone is experiencing as we grow and mature in our Christianity na nasusubukan yung ano natin, patience. But I believe we can outgrow ito, no? Na kahit na gusto mo ng kahit na naapakan yung ego mo, meron pa rin. Sometimes you have to really na learn how to overcome. Yun ang maganda ron. Na as you grow, the Lord will give you wisdom to overcome your weaknesses. And I believe that's one way na we are being sanctified, yung mga ganyan na mga circumstances o yung mga pangyayari na our character is being built. So yun na minsan hindi mo maiwasan yan. Yung impatience, I believe that is a one way na the Lord is teaching us how to grow and mature and really na maging sa ating pamumuhay Kristiyano na being in His likeness, sabi nga. Praise God. Tanungin natin si Kiko. Ikaw, Kiko, magagalitin ka ba o pasensyoso ka? Minsan lang po, may initin ng ulo. Medyo lang. Medyo lang. Kasi pag nakakausap ka namin, Kiko, parehas yung, hindi namin alam kung galit ka o masaya ka eh. Parehas. Parehas yung ano. Masyadong kalmado eh, di ba? Si Tita Pepot. Tita Pepot. Ano ka ba? Tigre or kalapati? Nung buhay si Ben, may initin ang ulo ko. Madali ako magalit. Tsaka pag ako nagalit, hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako. Pwede kitang hindi kibuin ng linggo. Ganyan. Yun ang pinag-pray ko na nawala na naman sa akin. Pero nawala na rin si Brother Ben. Yeah. Ang number one kung hindi maganda ugali, Pastor, yung sensitive. Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa akin yun. Kaya yun ang pinag-pray ko. Yeah. Amen. So pray natin yan mamaya. Yeah. Balik tayo ng Glendale. Glendale, Tita Rachel, ikaw. Nakamit ka. Yan. Ako po, ano? Bakit siya tumit? ako po, ano? Ano po ako, maano yung pasensya. Parang parehas po kami ni Pastor Tin. Parang mahaba yung pasensya ko, pero pag nagalit ako, all out, parang ganon. Sumasabog. Opo, parang ganon. Actually, ano nga po eh, parang tama po yung word for today kasi parang last week po, parang tinest po ako ng ano ng kalaban about yun sa work, 'di ba? Yung niya sa work po. So sabi ko, parang since Friday pinagpe-pray ko kung paano parang i-heal yung ano ko po, yung puso ko, para kasi parang meron po akong kasamahan sa work na parang sobra akong naiinis. Parang ang bigat kasama, parang ganun po. So pinagpe-pray ko din po yung sarili ko na kung paano ko ba siya pakikisamahan, parang ganun. So parang nung Friday po, parang nag-pick na yung ano ko. Nag-pick na po yung, alam niyo po, parang nag-adit na ako, nainis na po. So parang papasensya muna, tapos pag nagalit, all out naman. Ganun. Ang nakakatakot daw pag nagalit, yung tahimik eh. Opo. Ganun po ako kasi kapag po kunwari, ayaw kong ginawa niya, ganun. Patahimik ako. Parang silent, ano ang tawag doon? Silent treatment. Ang ano. Pero nung nagliligawan po, siya lagi nagsasorry. Ganun talaga. Nakakatakot daw yung ano, mga Ilonggo, Ilongga pag nagalit. Kasi sa sombrang lambing, hindi mo alam, papatayin kita to. Di ba? Ang lambing pa rin ang pagkasabi, sakaling kita to. Di ba? Noy, sakaling kita, Noy. Di ba? Malambing pa rin eh, di ba? Hindi mo alam kung papatayin ka na eh. Lambing, Pastor, pero ang words ay mabigat.
Delicious. How about you, Tita Fe? Ano po kayo? Saan po kayong, ano, saan kayong... Hindi ako... Takot ako sa away, Pastor. Takot ako sa mga ganon. Kaya, generally, tahimik lang din ako. Hindi ako nakikiaway. Hindi ako nagbo-burst into anger. Pero, tinitiis ko rin sa loob ko. And then I ask the Lord to help me, to calm me down. Ganyan. Kinokontrol ko, Pastor. Kung halimbawa, merong nag-a-argue sa akin, merong nag-iaway sa akin, yung merong something that makes anybody angry, ganyan. Hindi naman ako hindi ako gumagawa ng mga ganun, Pastor. Basta I just try to control myself and ask the Lord to help me. And then I pray over it. Yeah. How about you, James? Mahaba po yung pasensya ko. Mukha naman eh. Sumasabog lang ako minsan kapag kunyari inakusahan ako na hindi naman totoo yun tapos inakusahan mo ko. Yeah. Napapalakas lang yung boses ko pero hanggang dun lang yun. Hindi, ayoko rin na nakikipag-away. At least bumabalansin na yung simbahan natin. Opo. Ikaw, Sister Minnie. Kung nakamute ka. Hello. Ako? Fred, ano ba ako, Fred? So, di ako, pasensya ako pero pag nag-ibig talaga, mahaba din ako, mahaba ang pipi ko, pero pag ako'y nagalit, para din akong vulkan. Na sumasabog. So, usually, ang trigger point ko lang naman pag sobrang pagod ako. As in, sobrang pagod. Pero other than that, mahaba naman ang pasensya ko. Sa estudyante, kailangan ko maging pasensya so kasi hindi matatanggalan ka ng lisensya. Yun na lang iniisip ko kahit na minumura-mura ako ng estudyante. Tag-write up na lang ako. Pero yun, I learned through the years na to be patient. To use the right tools to address the situation. Pero before talaga, nakakatataka ko sa mga bata dito sa Amerika. Pero yun na nga, I learned to be calm kasi sabi nga ni Sister Girlie, kundi mamamatay ka dito. Pag in-stress mo sarili mo sa mga estudyante, I mean, I'm teaching high school students, try sila. And they have different ay tayo sa background at yung mga iba gawin groovy, ganyan. Pero yun na, compassion towards them. Isa ka, nagalit na ako, tumatahimik na lang ako sa pag-write up na lang. At yung sense, ayaw mo wala ng disensya. Kung kakalit dito. Yun lang. Ayan. Buti na lang, pasyensyoso yung may hawak sa mga kids natin. Okay. So, uli kong tanong bago natin dumako tayo sa devotion, di mag-pray tayo. Okay lang bang magalit? Yan. Di ba magandang tanong yun? Okay lang bang magalit? Kasalanan bang magalit? Di ba? Righteous anger. Go ahead, Tita Fe. Kung righteous anger, Pastor, okay lang. Mm-hmm. God said, be angry and sin not. Mm-hmm. So, pwedeng mag-angry, basta hindi lang magkasala. Mm-hmm. So, ang anger ay normal na emotion or manifestation that there is something wrong within at nagmamanifest lang sa anger. So, allowed ang anger pero hindi allowed magkasala. So, paano yun? Paano ka magagalit nang hindi ka magkakasala? Sino ba ang pwede natin tularan pagdating dyan? Sige. Anybody? Ako pinatutunan ko sa school. Ang sabi kasi nila sa mga training, ang emotion lang kasi, it will just last for 10 seconds. For example, you're really angry. 10 seconds lang yan. Kaya nga may mga therapy
they would say you just have to count for 10 seconds until nag-die down in red. Pero ang mangyayari kasi when you try something to do what is to do something that is bad, doon ka na magkakasala. So for example, nagalit ka, eh, pero out of your anger, isa kang kumuha ng pamalo kasi talagang pinalo mo yung bata tapos na nagkasakit or something. Or nagalit ka, tapos nagkaroon ka ng verbal abuse, I think that's the point that you're feeling. Kasi yung words na negative na impart mo sa bata or sa tao. So pag nagalit ka, maghintay ka muna ng 10 seconds para bumaba yung tama, parang lasing, you know? Bumaba yung ano, yung galit, no? So sabi daw sa science, in 10 seconds pwede daw magbago ang iyong damdamin. Subukan nga natin 'yan, 'di ba? So sino ang ano, sino magandang ehemplo sa Biblia pagdating sa ano, nagalit siya? Anybody? Jesus. No? Anong ginawa ni Jesus? Kailan siya nagalit? Ano yung pagkakataon na sikat na nabasa natin na nagalit siya? At bakit siya nagalit? At the temple. May mga nagtitinda po sa harap ng simbahan. Oo, sa temple niya, no? Ay, sa temple ng mga Hudyo, may nagtitinda kung ano-ano. May nagpapalit ng barya, nagtitinda ng mga hayop, may nagtitinda ng pang offering, blah, blah, blah. So, nagalit siya kasi parang nababastusan siya doon. Ano? Parang yun ay templo ng Diyos, no? Parang ganun. So, may tinatawag nga na righteous anger. Tapos, anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Jesus? Tinapon niya yung mga nasa tinitinda, di ba? Oo. Oo. Binato niya. Parang ganun. Yeah, no, pinaghagis niya, no, galit siya. No. May nabanggit ba doon na nagmura siya, nanakit siya ng tao, or kumbaga ginawa niyang unggoy yung isang tao doon, di ba? Pwede niya namang gawin yun kasi Diyos siya, di ba? Pero kumbaga yung anger niya controlled pa rin in a sense, no, na kumbaga pinakita niya dismayado siya, di ba? Pero hindi siya nagkasala, di ba? Sabi nga sa Psalm 4:4, in your anger do not sin. No, good evening, Tita Elvi. Good evening po. Sorry po for late ako. Okay. Nag-try. Nakit naman. Ayan. So, mag-mute tayong lahat at panoorin natin ito. Dali lang po ah. Ayan. Mag-self-mute tayong lahat. Tapos panoorin natin lahat ito. Sabi dito, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Kanina po, lalagyan natin na sound. Yeah, share sound. Okay, let's watch this. Diba pag-uusapan natin ngayong umaga, no? Ang title ng pag-uusapan natin sa umaga na ito, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Let's start with the reading of the Word, February 16, 2021, Tuesday, time check, it's 9:51 a.m., Ephesians 4:26. This is the Christian Standard Bible. This is my version that I always use when I'm reading and studying. Be angry and do not sin. Don't let the sun go down on your anger. Sa ating napakagandang wika, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Yan. Huwag gayang lubugan ng araw ang inyong galit.
Alam mo, there is this intriguing, no, mountain, 12,300 foot volcano na mayroong strange name. Ang pangalan niya Agua, no, which means water in Spanish. Ako ay nakaakyat na ata ng pinakamataas kong akyat sa pag-hike namin na mag-asawa ay I think 9,000 feet. Pero ito 12,000 plus. Ang pangalan niya ay Agua or water. Itong volcano na ito has been dormant for hundreds of years. But that didn't keep it from wiping out an entire city. Kahit na dormant na siya, nailubog niya ang isang malaking syudad. On September 10, 1541, 20 years after pagdating ni Magellan sa Pilipinas, now, after weeks of rain, the entire crater of the dormant volcano had filled with water and turned it into a giant lake. Actually, nangyari na to sa Mount Pinatubo. Yung crater niya, pwede kang mag-swimming doon, right? The side of the volcano couldn't hold the pressure anymore, no? Kaya nag-collapse. Nag-form siya ng giant river ng putik at tubig, no? A river of mud and water washed down the side of the volcano, destroying the city below. No? An inactive volcano destroyed a city. So kumbaga parang kung familiar kayo sa Taal Volcano, ang syudad o ang municipality na nasa ibaba nun ay ang Talisay, Batangas. So parang ganun ang nangyari. No, dahil kahit dormant siya, hindi siya sumasabog, naipon yung tubig sa ibabaw ng crater niya. Hindi niya na ma-hold yung naging lake ng tubig na yun. And then nag-form siya ng tubig at putik. At nung bumigay yung gilid ng bundok ng volcano, na-washed down, no? Baga, natabunan, no? Yung isang syudad. Alam nyo, that's a pretty good picture of what happened, no? When we don't learn to express our anger, no? Kapag hinold natin, pinigilan natin, minsan ganyan ang nangyayari, di ba? Anger doesn't just go away. If it isn't expressed, it'll just build up like a lake na pwedeng gumuho anytime. Sabi nga nila, mas nakakatakot daw yung mga tao na nagkikimkim ng galit or di mo nakikita nagagalit. Dahil pag sumabog yun. Mm-hmm. I mean, but at some point, the pressure has to be released. And if it's out of control, it can become a destructive force. At some point, kailangan yung na-hold na tubig doon, dapat unti-unti na i-release yun. Kasi pag bigla ang nag-release yun, magiging destructive force. Parang galit. Or just like our anger. That's why it is important to express anger in a healthy, controlled way. No, kumbaga sa pamamagitan na hindi ka nagkakasala. So, merong iba naglalakad-lakad, merong iba nagbibisikleta, yung iba nagda-drive around, yung iba sumasakay ng kabayo, yung iba umiinom ng kape sa Starbucks, yung iba nagmumotor, yung iba nag-hike sa bundok. No. Kumbaga, express your anger in a healthy, controlled way. At lalo-lalo na, maganda yan, sinasabi mo sa Panginoon. Iiyak mo nga, kumbaga. Sometimes, we think, no, that to be a loving person, we just have to absorb or passively accept what bothered us and never say anything about it. Para ma-perceive ako ng maraming tao na ako'y mapait. Ay, maging passive na lang ako. Absorb ko na lang lahat ng problema. Hanggang sa isang araw, puputok ka. Di ba? Alam nyo, you can speak the truth about how something bothered you and still be loving and forgiving. Pwede yun.
Ang susi lang dyan, the key is you need to decide beforehand that you'll forgive and let go. So bago ka pumunta doon sa posisyon na yun, sa scenario na yun, dapat decided ka na, no? Magpo-forgive ako, magle-let go ako. Habang bago ko sabihin in a loving and forgiving way yung nagbabother sa puso ko. Even if they respond negatively when you share how an action affected you. No, kahit na nagalit pa sa'yo or negative ang reaction, you will still choose to forgive and let it go. Alam niyo, when the Apostle Paul says, in your anger, do not sin, do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Huwag mong bigyan, no, ng posisyon. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng enemy. Nagatungan ka pa. No? He's talking about the importance of releasing anger correctly. So it doesn't cause harm or resentment build. Anger is anger. Nandyan yan. Pero pwede mong ma-release, no, ng tama. At hindi bigyan ang kaaway ng pagkakataon na ikaw ay magatungan. Anger is, no, kumbaga, secondary emotion. But to properly express it, we must express what we felt right before we got angry. Primary emotions are words like embarrassed, ignored, attacked, belittled. Kumbaga, dapat ma-express natin siya ng tama bago tayo magalit. Pwede nating sabihin, eh, di ba? Nang maayos na I felt betrayed, I felt belittled sa sinabi mo, you know, I felt sad, nang hindi ka naman nagagalit. When you feel yourself getting angry, take some time to calm down. Then figure out what you felt right before you get angry. Yun. Isipin mo daw yung mga bagay na bago ka nagalit, ano yung nararamdaman mo? Ika nga, bumalik ka sa estado na yun. Express that emotion. Kumbaga, magkamanise. Don't blame. Just express how it made you feel before you felt anger. Don't let your anger build into something destructive, kagaya ng volcano na yun. You need to stay calm. Choose your words carefully. Ito, importante ito. You need to choose your words carefully. Dahil pag galit ka, you will make a speech. Pag, if you're not careful, you will make a speech. Sabi nga nila, you will regret for the entire of your life, for the rest of your life. No, stay calm. Choose your words carefully. But make sure you express what you felt right before you got angry. Pwede. Pwede mong sabihin kung bakit ka nakaramdam ng ganun, na hindi mo naman kailangan matangay ng anger. Kung hindi mo pa kaya, then just stay calm. Find something na pwede mong gawin para ma-release mo yung anger mo dun. Ako, isa sa mga magandang release na ginagawa ko, I take a spin within our community. Paikot-ikot, no? I feel the breeze sa hair ko, sa face ko, and then afternoon, okay na, relax na, no? Wala na yung stress. Kumbaga, that is one way para sa akin ma-release yung anger sa tamang pagkakataon. Kasi I used to have anger problems, and pinalaki kami sa isang pamilya na punong-puno ng galit. Walang araw na walang galit. Sa araw-araw, may mura, may sigaw, may galit. So pag lumaki ka sa ganong environment, ganong pamilya, so you have a hard time talaga dealing with your anger. Kasi it will just manifest. Now, good thing the Holy Spirit is so faithful, no, na ginagabayan ka niya. You can change. Pwede kang magbago. At pwede magbago yung pamilya after you.
Yung pamilya na nakaraan na pinanggalingan mo, eh nakaraan na yun eh, nakalipas na. Pero yung pamilya na sinisimulan mo hanggang sa magiging apo mo, apo ng mga apo mo, pwedeng mabago. Pwedeng mawala yung galit. Kasi naalala ko noon, ng mga bata kami, eh, talagang sigaw, mura, may batok pa, may physical abuse pa, mayroon pang, alam yun, minsan namumura ka pa sa harapan ng maraming tao. So it creates scar in you, it creates anger within you. And sometimes when you remember these things and somebody hurt you, na kumbaga it adds up doon sa mga past na hurts mo. Pero sabi nga, give it all to God and find a right channel para ma-release mo yung anger mo. No, at maintindihan ka ng Panginoon. In fact, gusto niya nga na sa kanya mo sabihin, sa kanya mo i-release yung galit mo. Hindi mo naman kailangan pumunta doon sa parting Northern Luzon na parang magbabasag ka at magmumura ka. Hindi naman kailangan ganun. Hindi yun ang release ng anger. Kasi nagkakasala ka pa rin na nagmumura ka. Yung release ng anger, tamang release ng anger, kung saan hindi ka nagkakasala. Diba? Hindi rin naman yung sasaksakin mo yung ano, yung ano yun, parang ano yun, transference. Sabihin sa'yo ng mga nga tao, kumuha ka ng dal, tapos saksakin mo, tapos ibuhos yung galit mo sa asawa mo, sa boyfriend, hindi naman totoo yun. Eh, nagkakasala ka pa rin yan kasi that's premeditated murder, right? Maganda eh, maglakad-lakad, di ba? Magbisikleta, marunong ka mag-motorsiklo, nako, napakaganda. Mag-drive around, alam mo yan, minom ng kape, at mag-calm down. Yan. Sabi nga, release the pressure. Then, ito importante, replace that feeling with forgiveness. Amen? Let us pray. Amen? Kanina, tinanong natin, no, ang bawat isa, na nasaan ka bang side? Ano ka ba sa side na madaling maginit ang ulo mo o madali ka magpasensya? No? Sa totoo lang, parang nakakayang aminin na madaling maginit yung ulo mo. Pero dito nakita natin, sinasabi ng Biblia, delikado rin pala yung mga mahaba ang pasensya. Di ba? Kasi yung madaling maginit ang ulo, magkakasala sila. So mali, dahil nga nag-init agad ang ulo, tapos kung anong masabi, ano nagawa. So mali. Pero akala natin yung mahaba ang pasensya, eh kumbaga libre na. Lumalabas ay naihil tulad doon sa isang volcano na hindi naman pumuputok, hindi naman active. Pero ang nangyari, naipon dahil sa malakas na ulan, naipon yung tubig. Tapos hindi niya nakaya, walang release, walang point of release hanggang sa sumabog yung tubig. At binaha niya, inilubog niya yung isang buong town. So destructive din. So akala natin, kapag ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng ano, so hindi tayo destructive. Ang problema, pag napuno ka ng napuno na napuno, delikado daw magalit yung tahimik. Di ba? At least yung maingay, alam mo na galit. Kasi maingay eh, di ba? Pero yung tahimik, delikado yun kasi hindi mo alam na galit. Di ba? So pwede rin tayong magkasala. No, anong sinabi ng Biblia? Dapat daw matuto tayo na kapag tayo mainitin ng ulo, matuto tayo mag-calm down, no? At matuto tayo na kumbaga wag nating hayaan na lubugan tayo ng araw sa ating galit. Na para naman doon sa pasyensoso at mahaba ang pisi, no? Matuturan tayo magkaroon ng mag-release ng pressure para hindi sumabog. Sa mga panahon na to, kagaya nung shinare kanina ni Sister Girlie, sabi niya, kapag ikaw ay nagkakaroon na ng edad, nagmamature ka na, so nagkakaroon ka ng pagbabago ng pananaw. Sabi naman ni Jairus kanina, kapag natututo ka sa sinasabi sa simbahan, no, sa binabasa mo sa Biblia, narinig mo sa preaching, so it makes you more kumbaga na maging mature sa situation. No. Alam nyo,
katulad ng patotoo kanina, sabi ko, ako medyo ano eh, medyo magagaling nga kami sa pamilyang ganun. Pero ngayon, paano? Paano ang ginagawa? No? Kumbaga, paano mo babawasan ng pressure? Kasi yun yung magandang tanong eh. Kasi madaling intindihin na kapag kinuwento. Pero ano ang practical application? Okay, as we end, bigyan ko kayo ng isang practical application na nangyari sa akin. Ito lang. No, noong Linggo, noong Sunday, no, kumbaga, medyo na disappoint ako kasi hindi na naman gumagana yung aircon at saka yung tapos hindi bukas yung ano, yung kids room, 'di ba? So matagal na akong humingi ng susi noon kasi kaya ayaw akong bigyan dahil daw baka gamitin daw natin na alam niyo na hindi daw natin oras. So ginawa ko kanina noong Sunday, mainit ang ulo ko pero hindi ako gumawa ng email. Sabi ko hintayin ko ng Monday. Pero Monday may sama pa rin ang loob ko eh. So pero kailangan sino-hold ko na yung pressure, kailangan magkaroon ako ng point of release. So sabi ko hindi pa rin ako mag-email ng Monday. Actually gumawa na ako ng email ng Monday pero galit. Galit yung email ko. Para kitang sinesermonan. So binasa ko uli, hindi to pwedeng isend para tong isines para ako nanenermon dito eh. So binara ko ulit. Kanina umaga gumawa na naman ako ng bagong email. Yun nga sinend ko to, yung email na to naka-CC lahat ng board, no. And sa email na to sinabi ko yung problema natin. At humihingi ako ng tulong sa kanila. No. Tapos lately, itong late in the afternoon, nag-apologize naman yung mga kinaukulan at sinabi na magbibigay na sila ng susi. So, at gagawa nila ng paraan yung mga sinabi na kakulangan. So, dito, tama, makaramdam ka ng galit, ng inis. Kasi syempre, parang there is, ano eh, hindi parehas eh. Parang ganon. So, okay lang yun. Pero pag nang-away ka na, nagalit ka na, nagmura ka na, sinigawan mo na yung mga tao, whatever, yun na yung nagkakasala ka. No? So yun yung point of release. Di ba? Na kumbaga, sana matuto tayo na bago ka magsalita, bago mo ibuka ang bibig mo, o kaya bago ka gumawa ng email, pag-isipan mo muna mabuti. No? Sabi nga ni teacher kanina, 10 seconds. Pag galit ka, hintay ka muna ng 10 seconds. Baka sakaling bumaba eh in 10 seconds, di ba? So, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, walang problema magalit. Ang problema, pag nagkasala ka, pag nagalit ka. Kasi siya, perfect example yung ginawa niya. Nagalit siya, pero siya nagkasala. Di ba? Kumbaga, afternoon, business as usual. Nagpagaling pa rin siya, nagpakain pa rin siya, nag-ministry pa rin siya. Parang ganun. Alam niyo, sa simbahan natin, ang gaganda ng sinasabi niyo mula kahapon hanggang kanina, everything is well, maganda yung ano nangyayari. Alam niyo, kapag maganda nangyayari sa simbahan, hindi naman tayo tatantalan ng enemy. Siyempre, magdo-double time siya, 'di ba? Halimbawa, kung isang tao puro mali ang ginagawa niya sa buhay niya araw-araw, kung ikaw ang enemy, bibigyan mo pa ba ng pansin yon? Dabarkads mo na yun eh. Kumbaga, katropa mo na yun. Hindi na siya, wala ka nang dapat anhin doon, guluhin dahil magulo eh. Ang problema, dapat mag-focus ka doon sa mga tao na gustong umayos. Gustong mag-share na dapat na maayos na buhay para sa maayos na Diyos. Doon sa mga tao na naniniwala sa Diyos. So, magdo-double time siya. And usually, kapag ano ang weakness mo, doon kanya babanatan. No, kung ikaw anger, 'yan. Lagi siya magbibigay ng sitwasyon sa iyo na kung saan pwede ka mainis, magalit at magkasala. 'Di ba? So tama rin na humingi tayo ng pasyensya sa Panginoon, no? Tama 'yun, Pastor. Talagang tama 'yung sinasabi niyo. I-grab ng enemy 'yung habit of being angry. Opo. Actually po, tita, kahit po pasyensyoso tayo, gagamitin din ng enemy yan. So gagawin niya na, okay, dormant ka, hindi ka sumasabog ha, kakarga ka niya ng maraming tubig. Hanggang sa hindi mo na ma-hold, so i-release mo ngayon. Bigla mo bubuksan yung tubig na yun. So ang nangyari, mamamatay yung isang buong town because of that. Walang sumabog na volcano, pero may tubig na nirelease sa sobrang lakas.
So babaha yung buong town. So ganun, yung, ganun po yung pwede mangyari sa galit natin. Di ba po? At yun nga, pwede tayo makasakit sa mga pananalita natin. No? At minsan, alam nyo, masakit sa pananalita kapag binitawan mo, hindi mo na mababawi eh. Lumabas sa bibig eh. Di ba? Hindi yung pwedeng, ay, mali, mali. Rewind, rewind, erase, erase. Delete, delete. Walang ganun eh. Lalo na pag nasaktan na. O lalo na, katulad kanina, sabi ni Tita Peput, sensitive siya. Diba? O, halimbawa, ang kaharap mo, katulad ng isang sensitive na tao. Minsan kasi, ang sensitive na tao, meron siyang interpretation sa sarili niya. So, ang tendency, pag nasaktan mo siya, ay talaga mahirap nang bawiin. Naintindihan natin na, kumbaga, we need to be careful na maging sensitive tayo sa Holy Spirit na sabihin ko anong tamang sabihin, gawin ko anong tamang gawin. At importante, sa dulo, di ba, binanggit na forgiveness. Kailan marunong tayo magpatawad at tumingin ng tawad. Na parang sa mag-asawa, di ba? Kung kayo nagkakaroon ng di pagkakaunawaan, matutong humingin ng tawad at magpatawad. Kasi ganun yung Panginoon natin. Eh. Di ba? So, kayo naman, bago tayo magtapos at manalangin, meron po ba kayong gustong idagdag sa ating pinag-aralan ngayon? No? Galit ka pa ba? Tanong yung katayo. go ahead, Tita Girlie. Nakamute ka ata. Okay. Okay. Another, ano, like, pag may galit, huwag pag-usapan yung problema kung gutom. Kumain muna. Ano? Okay. Lalo eh. Kaya yun ang ginagawa namin. Sasabihin ko, let's enjoy our meal first. Ganon. Yeah. Yung ano, yung mga negative, ano. Then, syempre, papasok ka na. Magagalit ka pa ba? Yeah. At saka pagkain nga, nakakapagpasaya kasi. Ano nangyari? Saka pag-usapan yung mga nangyayari. O ba't ganito nangyari? Ganyan, ganyan. At least, hindi ka na ganun kagalit kasi nakakain ka na eh. Tumas na. Yeah. Yeah. Wala ko. Pag busog na sila, doon mo sila kakatayin. And then, sige, mamaya tayo mag-usap. Kumain pa. Enjoy muna tayo ng atin. Yeah, actually totoo 'yun. Malaking tulong nga 'yun na ano, kumain muna kasi na ano eh, nadadivert. Actually nakadagdag nga naman ng init ng ulo pag gutom ka, 'di ba? ano na 'yung brain mo? Very low sugar. Ayun. May explanation pa nga 'yun. Ito idagdag ko rin, Pastor. Go ahead pa. Kung galit ka halimbawa, tapos hanggang kinabukasan, hanggang isang linggo, isang buwan, yung ganyan. Hmm. Sabi doon, sa dugtong doon sa Book of Ephesians, yung after yung scripture sabi, don't let the sun go down upon your anger. Don't give the enemy an opportunity. Which means to say, kung i-hold mo yung anger mo hanggang isang buwan, galit ka, dalawang buwan, ganyan, the enemy will grasp it and may worsen the problem. Yes, correct. Yeah, it will worsen it. Totoo po yan. Tama po yan. No? Tama yung sinabi ni Pablo. Sa Tagalog kasi, wag mo nang hintayin na lubugan ka pa ng araw. Tapusin mo na. I-deal mo na yan. Kasi pag pinahaba mo, 'di ba? Yung maikling tampuhan nyo, magiging away na 'yan. Yeah. 'Di ba? Kasi gagamitin na ng enemy. O kita mo, kita mo 'di ka pinapansin. 'Di ba? Yung mga sulsul ng enemy, ganyan 'yon, 'di ba? Na kumbaga gagatungan niya yung ating pakiramdam. So, siya nag-a-appeal palagi eh sa atin na inaapi ka. Nagkulang sa iyo. Dapat dumabang ka. Laging ganoon. So, tendency lagi may away, 'di ba? That's a good point, Pastor. Sorry, isa pa. Apa. Bawasan yung panonood ng drama. Tama so, yan. I agree. Totoo yun. Bakit magsampalan baga? That's an assault. Pag nagsampal ka ng tao, malaking kaso. I mean, ayoko yung... Kasi kami dito, hindi kami malig sa drama.
ano kami, anime kami. Anime. Tapos yung comedy, gano'n. So, meron humor yung aming pag ano. And then, yun nga, bawas-bawasan yung mga negative na mga show na nakaka-influence, nakakabigay na din ano, influence. Meron nga ako narinig eh. Ewan ko, naalala nyo yung balita dati na ano, na ghosting si Bea Alonso ni Gerald Anderson. Pag uwi niya daw, galit na galit yung misis niya sa kanya. Sabi niya, kita mo, pare-parehas kayo nila Gerald. Parang na-absorb na. Na-absorb na lahat ng ano eh, no? Umaga, kung ano nga naman yung pinapanood mo, minsan, no? Kaya, ay siya, wala, clueless daw siya. Ano pinagsasabi na asawa ko? Umaga, may point yun. May point nga naman yun. Na, umaga, kung ano yung kinakarga mo sa sarili mo. Hindi yung minsan lumalabas eh, di ba? So, wala namang ginagawa yung asawa mo na pagdudahan tuloy. Yeah. Sa mga documentary, and then, like, what went wrong, yung mga ganon. So, nakikita ko na, oh, kunyari, naghiwalay yung isang pamilya, mag-asawa, anong nangyari, ba't sila naghiwalay? Then, sasabihin ko, ah, hindi ko gagawin yan kasi mas pala yan. So, yung mga tipong ganon, yung kung anong naging result dun sa nangyari, ina-apply ko na, ah, dapat hindi ganito para, kumbaga, ma-improve yung, kasi gusto kong ma-improve ang sarili ko. So, ganon, like, manonood ako ng isang movie. Tinitingnan ko, anong nangyari doon? Bakit nagkaganito? Anong nangyari? Yun. I-apply ko sa sarili ko, ah, hindi ko dapat gawin to para hindi mangyari sa amin ng ganito. Ako po, nung dumating ako dito ng 2009, alam nyo, ang inis na inis ako kasi nasanay ka sa TV sa Philippines, di ba? So pagdating dito, pag binuksan mo yung TV, iba. At tuwing tanghali, no, kasi pag nahatid ko na yung mga bata at saka si Mini, wala pa akong trabaho, no, kararating ko lang eh. Nakikita ko sa tanghali yung Jerry Springer Show. Eh bilang Pilipino, hindi ako sanay na gano'n na nagsusuntukan, nagmumurahan, nagbabalagbagan. Alam niyo, tapos ano, pinapalakpakan sila ng tao. No, kumbaga, puro galit talaga. Kung gusto mo magalit, puro galit yung show na yon, no? And top rating siya, nakakagulat, no? At ewan ko, parang hanggang ngayon meron pa nga, eh, di ba? Tapos in some point, no, kumbaga, hindi natin kasi tayo mga Pinoy, hindi natin inilalabas yung galit natin. Ngayon na lang siguro parang ginaya yun ni Tulfo eh, parang ganun. So kumbaga, hindi siya nakaka-enhance ng ano, ng ating pagiging kalmado, 'di ba? So, 'yun, ako I agree. Piliin niyo rin nga naman yung inyong ano, papanoorin. Anybody else? Ako pa, sir. Go ahead, James. Yung 'di ba may anger kasi na pangmadalian, may anger na mga siguro sobrang lagi, sobrang nangangailangan sa sugat kaya matagal bago magilom. So, kung dun sa matagal na anger, paano mo siya mapapa-shorten. Walang assurance na mapapa-shorten, ano? Pero may assurance na pwedeng mawala yung anger. Unang-una, ipanalangin. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, prayer and fasting, no? Alam niyo, sa fasting kasi, may mga bagay na ang hirap-hirap gawin, pero sa pamamagitan ng fasting, nangyayari. Honestly, no? So, kung meron kayong mga bagay na gusto nyong idulog sa Diyos, eh sabihin nyo na, Lord, ito yung sitwasyon ko. Matagal na ako humingi ng tawad pero hindi pa ako napapatawad. Sana baguhin mo yung puso ng taon na to at patawarin niya ako at kami magkasundo. Anong ganyan. So, kumbaga, pwede mong idulog sa Diyos, eh, no? Pero ang tanong mo, kung masyashorten, walang assurance, eh. Kasi depende sa tao, depende sa reaction. Okay? Pero kasi yung responsibility na humingi ka na ng tawad, idinulog mo na sa Diyos, tapos ka na dun. Kaya wala na sa iyong bola, eh. Diba? Ang problema kasi ng ano, ang problema kasi ng nag-hold ng grudge, ng bitterness, ikaw yung may hawak-hawak niyan, eh. Diba? Ikaw yung may ano. Halimbawa kasi, bakit hindi patungkol sa panahon? Kasi meron halimbawa, may experiment na ginawa sa ano, sa isang classroom, science experiment. Sabi ng teacher, o bukas magdala kayo ng patatas.
Hindi sinabi kung ilang patatas yung pinapadala. Ang ginawa nung isa, nagdala ng isang patatas. Yung isa, 10. Yung isa, 2 kilo. Yung isa nga, 1 sako eh. Diba? Kasi ang kala niya, mas madaming patatas na dadaling ko, mas mataas ang grade ko. Diba? So, iba-iba sila ng interpretasyon. Ngayon, nung kinabukasan, pag daladala nila yung patatas nila, sabi ng teacher, simula ngayon, ito experiment natin ha. Kahit saan kayo pumunta, kasama nyo yung patatas na yan. Okay? Hawak-hawak nyo. So, tawa ng tawa ngayon yung isang patatas. Kasi isang patatas lang ang daladala niya. Eh, kawawa naman yung 1 sako ang dala. Kasi sabi ka, pag umuwi kayo, dala nyo yan. Pagpasok niya kinabukasan, dala nyo yan. So, sabihin natin, 2 linggo yung experiment na to, dala-dala nyo yan. So, kapag natapos yung experiment, dala-dala nyo pa rin yan, mataas ang grade nyo. E di sineryoso ng mga bata. Alam nyo, ang problema sa patatas, makaraan ng 2-3 araw, 1 linggo, nagiging mushy na yan. Hindi lang nagiging mushy, hindi lumalambot lang. Bumabaho. Diba? Tapos, sa dulo ng experiment, sabi ng teacher, tingnan nyo, pinagtatawanan nyo yung kaklase nyo na maraming dalang patatas. Kasi nga naman, ang bigat-bigat na, ang baho-baho pa. Diba? Pero tingnan nyo, kahit na 1 patatas lang ang dala mo, diba? Hindi mo mabitaw-bitawan, mabaho din yan. Kahit isa lang. Sabi ng teacher, dapat matuto tayo sa sitwasyon na to na kung meron kang dala-dala sa puso mo na grudge or bitterness or galit, parang patatas yan. Kay konti, maliit, marami, malaki, babaho yan at bibigat. At ayaw mong dalin. At since dinecide mo na lagi mong dala-dala, ikaw ang maapektuhan. Imagine mo yung tao na nakakasala sa'yo, nakakatulog na ng mahimbing dahil humingi na ng tawad, tapos ikaw hindi ka pa makatulog, hindi ka makamove on. Eh, samantalang sa'yo nagkasala. Diba? Kaya dapat, importante patungkol sa anger din, matuto tayong magpatawad. Diba? So yun ang papanalangin natin sa Panginoon na, Lord, humingi na ako ng tawad sa iyo. Humingi na ako ng tawad sa tao. Sana mapatawad niya ako. Alam niyo, magugulat kayo, the Lord will work, no? Doon sa puso ng tao na 'yon. Doon ka mapapa-praise the Lord at doon ka mapapaano. Pag niyaya ka na magkape, ibig sabihin okay na kayo. So, 'yun. Huwag ka maglala, papatawarin ka rin nun. At hindi naman tatagal 'yun at itatapon niya rin ang kanyang patatas. Dahil babaho at babaho yan, di ba? So, pero ang tanong ngayong gabi, ikaw ba? Baka may dala kang patatas, di ba? Kayo. Wala. I mean, tayong lahat dito, ilan ba tayo? 16 ata tayo dito. May dala ka bang patatas sa buhay mo? Ibigay mo na kay Lord yan. Ayaan mo na gawing French fries bago bumaho. Di ba? So, kumbaga, bawas galit din kasi yun eh. At saka alam nyo ba, ang galit nakakatanda, nakaringgels. Yes. Tapos nakakapatay pa yan dahil nagkukos. Tama si Tita Girlie, pwede magkos ng brain stroke ang galit. Yes. Kaya sa mga pelikula, di ba, pag in-heart attack si Papa, di ba, parang dahil galit na galit. Diba? Yeah. So it somehow drains, may katotohanan yun. It drains the energy, Pastor, apo, kung nagagalit ang tao. Kasi mayroong mga enzymes doon na mag-form ng toxin in the body so that it weakens the body and it takes time for the body to recuperate. Tsaka pagka wala pong, pag galit na galit ka, mainit ng ulo mo, sobrang galit na galit ka, kasi naranasan ko, galit na galit ako, parang wala ka ng hangin sa ulo. Di ba? Parang delikado yun eh, mawalan ka ng oxygen sa ulo. Di ba? So, yun. Iwasan natin yun. Tsaka masarap ngumiti. Alam nyo, ang pagngiti, contagious yan. Tingnan nyo, lahat ng mga umaatin sa atin nakangiti. Kasi panay ang ngiti nyo eh. Diba? So, contagious yan. So, dapat, I'm sure, pag nagkita-kita tayo sa langit, doon, ang fellowship, non-stop yun. Imagine nyo, courtyard, araw-araw, parang ganon. Diba? Ang saya. So, walang nakasibangot doon kasi yun ang pangako niya, no more tears, diba? No more pain. So, ibig sabihin, napakasaya ng lugar na yun. So, sabi nga, mag-practice daw sa earth. So, tayo rin, di ba? Masarap kaya na magaang ang buhay. Masaya, di ba? So, totoo yung kantang, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hehe! Ang mga kanta ni Tita LB. Dagdag pa, bago tayo manalangin. Pastor, ako. Opo.
yung point niyo na sinabi niyo pagka nag-accumulate yung anger, parang bulkan na puputok. That's true, really. That is true. I admit that. Pero ang mga may mga tao na they have a way of releasing anger, like halimbawa they go out to do some shopping. Tapos na release yung anger. Ako naman in my case, and there are many other ways to release anger. In my case naman, dahil hindi naman ako hindi ko ugali yung parang naninervyos ako, Pastor, kung may away, kung may argument yan, hindi ako makapagsalita. But you see, madali akong umiyak. Pagka umiyak na ako, Pastor, na-release yung aking kung ano man ang tawag doon, anger or fear, whatever, nare-release. Pagka naiyak ako, wala na yun. Amen. Amen. Ako ba, madalas araw-araw pinapanood ko yung sa YouTube si Makimoto. No, lagi po, ano yun eh? Farmer siya, farmer. So gusto ko nakakita ng farm, nare-relax yung utak ko. No, so kanya-kanya tayo ng ano eh, ng kumbaga, kusan tayo ano. Kasi puputok eh, totoo yan. Yeah. So anything else? Shall we pray? Meron pa bang dadagdag? Wala na. Opo, Pastor. Go ahead, Jai. Opo. Ano po? Kagaya po nung pagbabike po ni Pastor, dapat po lahat tayo makahanap ng physical outlet natin pag tayo po ay nagagalit. For example, pag galing-galing na po, gusto mo man ng manapak, ganun. Instead na manapak ka po, mag-badminton ka na lang. Yeah. Ganun. Ganun po. Yeah. Badminton tayo sa linggo. Ayun po yung sasabihin ko. Segway mo lang pala yung badminton. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Actually, dun sa klase namin ngayon, yung kakatapos lang na klase, yung pastoral care and counseling, sa last part ng book, kasi pinag-usapan namin sa lahat tungkol sa how, paano kami magpa-pastoral care sa inyo at paano namin paano kami magkakandak ng counseling. Pero gustong-gusto ko yung last part kasi patungkol sa pastor eh. Sabi ng author, at may isa din na gustong-gusto ko, sabi niya, bilang pastor, gumawa ka ng isang bagay na parang hindi pang pastor pero mai-enjoy mo. Di ba? Parang kumbaga, meron ka ba nakaitang pastor na nagmumotor ng Harley Davidson? Parang gano'n. Parang hindi ka nagbabago, pastor ka pa rin, pero parang nagiging ibang karakter ka. Alam mo, parang kang artista na nag-iibang karakter ka. And then, na-enjoy mo siya. So, yun, hanap kayo ng isang bagay na ano na pwedeng ma-release nyo yung ano, minsan yung inis sa mundo, inis sa buhay. Di ba? Di ba? Maalis talaga yan eh. Araw-araw, ma-irritate ka eh. Araw-araw, may sitwasyon na ano. And badminton is one good outlet, sa totoo lang. At saka talagang pawisan ka pa pagkatapos mo dyan. Table tennis is one also. In fact, meron akong dadalhin sa linggo, may enjoy niyo yung table tennis. Na adjustable siya, pwede siyang ilagay sa isang yung lifetime na white table natin, yun, pwedeng ilagay doon. So, anyway, napunta sa So, thank you, Jai. Tama ka doon, tama ka. I agree with you. So that's another way, Pastor, of releasing anger, right? Opo. Tita, yung pagtatanim niyo ng talbos. No. Okay na okay yun, tita. Kahit kami dito, na-enjoy namin yung binigay niyang talbos. Yung talbos niya, nanganak na kung saan ang pamilya. No, diba? Personal. Yeah, pangsigang talaga. Masarap. Diba? O, tama pa sana. Pagka marami uli, magdadala ako. Yan. O, magtanim na rin tayo sa courtyard ng talbos. So anything else? Manalangin tayo. Yung ating ipapanalangin ay nandito sa chat box. Pangungunahan tayo ni Pastor Bert at sa ating panalangin. Siyempre, panalangin din natin Pastor Bert ang ating simbahan. No. At saka yung mga darating na activities, no, kagaya ng Women's Day Out. Punta sila sa beach. Yan. Tapos yung BVS, Vacation Bible School ng mga kids. No, makasama sana yung mga anak ng mga basketball player, 'di ba? Yun ang target natin, 'di ba? Tapos yung mga youth, ha, tumulong kayo sa BBS, ha.
At kumbaga yung nakita nyo na paglilingkod na ginawa sa inyo nila Tita Elvi, Tita Pepot, no? Ganun din ang itulong natin sa mga bata. Ayan. So, sige po, Pastor Bert, manalangin po tayo. Hello. Go ahead po, Pastor. Hello. Go ahead, Pastor. Narinig ka namin. At babiyahe ka ba, Pastor? Ako na, Pastor. Pasensya na po. Okay lang, okay. Excuse lang po kasi mag-atid po ako. Sige po, Pastor. Okay, 19. Thank you po, Pastor. Kayo na muna po mag-ano. Sige po. Kasi nakita ko nagsombrero kayo. Tayo ko aalis si Pastor. Sige, manalangin po tayo. Ayan. So tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Heavenly Father, thank you, Lord, for being so merciful, for being so gracious, so forgiving, Lord God, sa amin. Panginoon, salamat dahil tinuruan mo kami, Lord, na tinuturuan mo kami araw-araw na i-handle yung galit namin at wag kaming magalit at magkasala. Wag naming hayaan na palubugin yung araw na nagagalit pa rin kami. Kung sakali man na mahaba ang pasensya namin, magkaroon kami ng point of release para maisaayos namin, Panginoon, ang aming galit, Panginoon. At wag magamit ng enemy para po kami ay paglaruan at mapahamak, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, na nakila ka sa buhay namin, sa lahat ng mga blessings na binigay mo, patuloy mong binibigay at patuloy mo pang ibibigay, Panginoon. Maraming salamat. Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa mga nasabi namin, nagawa namin, at naisip namin na kasalanan na hindi naging kaanya-anyaya sa inyo. Sa loob ng 15 segundo, nais ko sana na anyayahan ng lahat na personal mong kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong isip at sambitin mo sa Kanya kung ano ang gusto mong ihingi ng tawad at sincerely ay ihingi mo sa Kanya ito. Hallelujah. Panginoon, alam niyo po ang iniisip ng bawat isa at kayo po ay kanilang kinakausap ngayon na humihingi ng tawad sa inyo, Panginoon. Dalangin ko na dinggin niyo, Panginoon, ang kanilang samo, Panginoon, na patawarin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga babanggitin na maaaring nasabi nila na mali, nagawa nilang mali, o di kaya'y naisip nila na mali, na hindi niyo ikitinatuwa, Panginoon. Lahat po kami ay humihingi ng tawad, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Forgive us, Lord God. Forgive us. Hallelujah. 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 Panginoon, dinadalangin namin ang salvation, Panginoon, sa mga pamangkin, mga pinsan, mga apo, mga kaibigan at mga kamag-anak ni Tita Fe. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po siyang gamitin sa kanyang pamilya upang mas makilala kayo ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang inihiling ni Brother James na mapatawad siya ng taong may sama ng loob sa kanya. Panginoon, dalangin namin na kayo po ang magpaliwanag sa puso at magbigay ng katuroang, Panginoon, na upang siya ay magpatawad, Panginoon. Dalangin namin na maayos ang relasyon nila, Panginoon, sa lalong madaling panahon, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, si Kiko na patuloy na lumalago sa kanyang pananampalataya. Mataas po ang interest niya sa inyo, Panginoon. Patuloy po niyo na i-reveal yung sarili niya sa kanya. Dalangin namin, Panginoon, na siya po ay yung mami niya na in good health palagi. Ganun din ang daddy niya, kapatid niya si Ren, at iba niya pang mga kapatid, Panginoon. Dalangin namin na patuloy po kayong gumalaw sa buhay nila. Dalangin namin, Panginoon, ang Women's Beach Day Out na mangyayari, Panginoon, sa Sabado.
kayo po mangusap sa puso ng mga kababaihan. They may have a lot of fun, Lord God, pero pinaka-importante sa Lord, sa lahat, Lord, yung bang makausap mo sila, Panginoon, at yung message, Panginoon, na pagsashare nila ay matuto sila at i-apply, Panginoon, sa kanilang buhay bilang isang babae ng Diyos, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na magandang busilak ng puso sa aming mga kababaihan, Panginoon. Tinataas namin ang VBS, ang Vacation Bible School ng mga bata sa July 31, na mas makilala ka, Panginoon. Makilala ka sa buhay nila, Panginoon. Panginoon, inaangat namin sa panalangin si Faith, Panginoon, na papunta sa US, safe travel sa kanya. Si Stephen, Panginoon, na magkaroon ng wisdom sa kanyang interview, sa kanyang citizenship, Panginoon. At yung asawa ng boss ni Tita Fepot, Panginoon, na nasa ospital ngayon, on and off sa ospital, na dahil sa severe asthma, ay pagalingin niyo po, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, si Job sa kanyang college life na padating na kayo po ay magpatuloy na mag-minister sa kanya, Panginoon. Ganun din ang application, Panginoon, ni Sister Kled sa law school na kayo po ang magbigay ng favor, Panginoon, sa buhay niya. Dalangin namin, Panginoon, ang safe travel ni Pastor Bert at ingatan niyo po siya sa kanyang pagmamaneho. Dalangin ng Panginoon ang alaga ni Sister Elvie na bigyan niya po, Panginoon, ng patuloy na kalakasan sa pangangatawan. Dalangin namin, Panginoon, si Brother James, yung mga anak niya, si CJ at si Tyron sa kanilang pag-aaral, sa kanilang sa school sa Maynila, Panginoon, yung long distance nila, Panginoon, na pag-aaral. Kayo po magpatnubay ng wisdom, mag-provide sa kanila ng kanilang mga pangailangan. Dalangin namin, Panginoon, ang nanay ni Brother Conrad, Panginoon, na nasa ospital, Panginoon, na kayo po magpagaling sa kanya, Panginoon. Ayaan niyo po siyang umuwi na bukas at maging maayos na ang kanyang pangangatawan at purihin, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, Panginoon. Dalangin namin si Brother si Pastor Bong, Panginoon, Sister Terry, si Karen, Panginoon. Sa patuloy niyo pong pagpalain si Pastor Wong, sa susunod niya pong project, bigyan niyo po siya ng magandang kumpanya at maganda pong project, Panginoon. At patuloy namin din na dalangin, Panginoon, sina Brother Noel, Sister Josie, Panginoon, ang Ascaraga family, ang Cruz family, Panginoon, na patuloy kayong kumalaw sa buhay nila, lalo na, Panginoon, yung pagdating ng kanilang anak na lalaki. Kayo po mag-provide lahat ang pangangailangan nila, lalo na po yung approval, Panginoon, sa embassy at yung mga papeles nila ay maging maayos lahat. Dalangin namin, Panginoon, nagpapasalamat kami kay Leslie, Panginoon, na patuloy niyong ginagamit sa kids ministry na napaka-effective, Panginoon. Ang mga Sempron family ay patuloy niyo pong ingatan at patuloy niyong pagpalain ang buong pamilya nila ay ginagamit niyo sa inyong ministry. Panginoon, lahat po ng aming mga iba't ibang mga pamilya ay tinataas namin sa inyo, Panginoon. Ganun po tinataas namin, Panginoon, yung mga anak ni Sister Elvie and Pastor Bert na malapit na lumagay sa tahimik, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang pagsasama at pagpalain niyo po, Panginoon, na kanilang buhay may asawa kapag sila ay lumagay na sa tahimik. Kayo po ang magpala sa kanilang pangangailangan, sa lahat po ng gagamitin at pangailangan nila sa kasal, sa araw-araw na buhay may asawa. At pagpalain niyo po sila ng mga blessing na anak, Panginoon. At isa pong napagandang Kristiyanong pamilya ang ilatag mo, Panginoon, sa kanilang future. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi na to, sa patuloy naming pag-aayuno, pananalangin, at nagiging blessing po ang bawat isa sa isa't isa dahil po sa mga istorya, mga sharing at yung tinuturo nyo sa Biblia, Panginoon. Salamat po dahil pwede namin i-apply ito practically sa aming mga buhay sa pang-araw-araw. Dalangin namin ang LA Philnas, kayo po ang patuloy na kayo po ang patuloy magpala sa aming simbahan. Ganun din po, dalangin namin si Pastor Greg na pumunta sa Peru ngayon. Gamitin niyo po siya, maitali, Panginoon, doon sa Peru.
para po makapag-minister po siya. Ito po ng aming samot-saring dalangin hanggang sa muli bukas po, Panginoon, sa ating pagniniig. Dinadalangin namin, Panginoon, ang patuloy niyong pagmamahal at pag-aruga sa amin. Mahal na mahal namin kayo, Panginoon. Ito po ang samot-saring dalangin namin. In Jesus' name, amen and amen. Amen. All right. Class picture na, mga classmates. At tawagin na si Erza. Asan na si Erza? Ayan. James, ay mga anak mo. Picture tayo. Picture, picture. Ayan. Pastor Bong. Picture tayo. Ayan. Si Pastor Bert. Nagmamaneho pa. Ayan, 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 ayan. Pastor Bong. Si Pastor Bong. Ayun. Ayan. Si Sister Terry. Okay. At the count of three. Okay. At the count of three. Say La Filnaz. Okay. One, two, three. La Filnaz. La Filnaz. All right. God bless you guys. Maraming salamat. See you tomorrow. Okay. Bye-bye, Jirel. Bye. Bye daw, Jirel. Bye daw, Pogi. Bye. Parang umiyak siya. Bye. God bless you guys. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. My baby brother.